Magandang araw sa inyo. Andito na naman po ang inyong Fat Daddy para turuan kayo ng isa na namang masarap na recipe. Gusto niyo bang malaman ang sikreto para makapagluto kayo ng masarap na sinigang na buto-buto ng baboy? Tara, samahan niyo ako at tuturuan ko kayo. Para sa mga sangkap, kakailanganin natin ang 1 and 1 half kilo buto-buto ng baboy, isang talin ng dahon ng kangkong, okra, apat na kamatis, dalawang sibuyas, gabi, isang tali ng sitaw, siling haba, labanos. Kailangan din natin ng patis, 3 tablespoon, at ng 1 tablespoon ng asin. At ang panghuli ay ang pangkaasim na Knorr sinigang mix. Ayan, kumpleto na ang ating ingredients. Pwede na tayo magsimula. Tara, magluto na tayo. Para sa unang step, kailangan nating magpakulo ng 2 kalahating litro ng tubig sa isang stock pot. After that, pwede na nating ilagay ang mga baboy o ang mga buto-buto ng baboy dito sa ating tubig. Siya nga pala, ang sinigang ay isa sa mga all-time favorite natin mga Pilipino. Maraming variations ang sinigang. May sinigang na baka, sinigang na isda, sinigang na baboy, sinigang na hipon at marami pang iba. Wala pa yata akong kilalang Pilipino na hindi kumakain ng sinigang. Kung meron man, pa-comment na lang sa ibaba at isa-shoutout ko siya sa susunod kong mga videos. After natin mailagay ang baboy, pwede na natin ilagay ang asin. Tapos, takpan natin at hintayin natin siyang kumulo. Babalikan natin to para tanggalin yung mga namuong scum or dugo-dugo ng baboy. Habang hinihintay natin kumulo ang ating baboy, iwain na natin ang ating mga sibuyas. So, compared dun sa mga previous na luto natin, ang hiwa natin sa sibuyas na pangsigang ay malalaki. Hinahati lang natin to sa 4. Kasi nga, hindi naman natin kailangan ng maliliit na hiwa pagdating dito sa pagluluto ng sinigang. So, kagaya niyan, malaki yan. Pero ang hiwa lang niyan ay sa 4 lang. Hiwain na din natin ang iba pang mga gulay kagaya nitong okra. So, sa okra, yung isang haba nito ay hinati lang natin sa 2. Pagdating naman dito sa ating sitaw, ang gagawin natin dito ng hiwa ay tig to 2 inches lang ang haba. So, kagaya nyan, susuot lang ako ng 2 inches and yun na yung pinakahaba niya. Gagawin natin ito para sa lahat ng ating sitaw. Isusunod naman natin ang ating labanos. Atin lang itong babalatan at hihiwain ng maliliit. After that, atin ang talbusan ng ating kangkong. Tanggalin lang natin ang isa-isa yung pinakadahon ng ating kangkong. And make sure na tignan nyo kung bulok na yung dahon, huwag nyo nang isasama yun. Ang kunin nyo lang yung mga sariwang dahon. Pagdating naman sa kamatis, gayahin lang natin kung paano yung paraan ng paghihiwa natin sa sibuyas kanina. So, hahatiin lang natin siya sa 4. Since hindi naman natin kailangan ng masyadong maliliit o pino ang hiwa dito sa ating kamatis. Gayahin nyo lang to, hatiin nyo lang sa 4. At ang panghuli ay itong ating gabi. Balatan lang natin siya at hiwain natin ng katamtamang laki, gaya nito.
After 10 minutes, ayan, kumukulo na. So, kumuha tayo ng sandok at tanggalin yung mga namuong dumudugo or yung scum na tinatawag dun sa gilid. Ayan, kagaya nyan. Tanggalin natin yan kasi hindi naman natin dapat kainin yan. Well, hindi natin siya matatanggal lahat, no? Pero at least bawasan natin yung mga kaya natin tanggalin. After that, pwede na nating ihalo ang ating hiniwang sibuyas at kamatis. Yan. And huwag natin kakalimutan ang gabi. Isasabay natin to sa pagpapalambot ng ating baboy. Make sure na yung inyong apoy ay na-set lang sa medium fire. And hahayaan natin to sa loob ng 30 to 40 minutes na kumukulo. Takpan na natin siya and balikan na lang natin mamaya. After 40 minutes, yan, binalikan na natin siya. Ito ang sikreto ko para sa isang masarap na sinigang. Kinukuha ko ang ilang piraso ng gabi na ating pinalambot kanina. Yan. At atin siyang tudurugin. Kapag nadurog na natin ng gabi, ibalik na natin siya dun sa ating pinapakulong baboy. Gagawin itong mas malapot ang ating sabaw. And ito ay magbibigay ng malinamnam na lasa sa ating niluluto. Ayan, since kumukulo na ang ating nilulutong sinigang, pwede na nating ihalo ang iba pang mga gulay kagaya ng sitaw, okra, at labanos. Ihalo na din natin ang ating siling haba. Takpan natin and hayaan natin maluto sa loob ng 3 to 5 minutes. Makalipas ang 3 minuto, pwede na nating ilagay ang ating nor sinigang sa sampalok mix. Nasa sa inyo kung ilang pakete ng nor sinigang sampalok mix ang gagamitin ninyo. Sa pagkakataong ito sa amin, 2 pakete ang ginamit namin dahil mas gusto namin yung mas maasim na sinigang. Yan. After that, ilagay na din natin ang ating patis. Haluin natin hanggang sa tuluyang matunaw ang ating sinigang mix na nilagay. Sa pagkakataong ito, pwede na nating ihalo ang ating kangkong. Pakukuluan lang natin ito sa loob ng 1 minuto and okay na to. Ready to eat na naman. Presenting sinigang na buto-buto ng baboy na may kasamang gabi. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and i-click ang notification bell para sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat po.